Samahan nyo ko guys. Tingnan natin kung ano meron doon at kung ano yung mga events nila. Nandito tayo ngayon sa Katipunan kung saan nga pinagkaaguluhan na ano, itong talagang sikat na ano natin, vlogger natin na si Reed. If you would date anyone in this building right now, who would it be and why? Yun! Uy, lichon! At kanin, alright! Ito na yung pinakamalupit na street fighter. Kay Derek yan, di ba? Ay, nanalo si Nacho! Oh, best adventure bike! Yung gumawa ng tambucho ko. Are you? Long hair ito. Okay. Hi guys, welcome to another vlog. Meron tayong bagong Future Eyes na maliit, na super liit talaga na bagay siya dito kasi hindi pwedeng mabigat banda dito kasi plastic lang ito, no. So ako lang yung naglagay, plug and play lang siya. Pero pagka inon ko yung ignition, dun pa lang siya pwedeng i-switch. Kumbaga, pagka naka-off yung engine, hindi siya pwedeng i-on. Tapos yung switch niya is wireless. So ngayon pala is pupunta ako ng Ducati Katipunan dahil Christmas party nila ngayon. Kagabi nga pala, nag-ride kami ni Mrs. Gamit yung Kimco Exciting 400 natin. Ha? Eh, hindi naman ako magbablog. So, hindi ko sinote yung vlogging helmet ko. So, Jelly pa rin naman. Tapos, dahil bago, hindi ko nilagay yung silver iridium lens. Naka-clear lens lang siya. Sa tagal ko nang nagmamotor din, no? Okay pala talaga kapag clear lens. Talagang kitang-kita mo, no? So, sinamantala ko lang yung oras, guys. Kasi, maya-maya lamang dito sa vlog natin. Madilim na, eh, no? So, ito yung first time na attend tayo ng Christmas party ng Ducati Philippines. Alam ko sa mga ibang mag-a-attend ng Christmas party is hindi sila naka-motor, no? May ganun eh, kasi Christmas party lang, hindi naman siya ride eh. But ako kasi malayo pa ako eh. At pagpa-uwi naman, dagdag mo pa yung tulay dun sa expressway. Sobrang traffic. So nabanggit ko nga pala sa mga previous vlog ko about dito sa Multistrada. Sabi ko ayaw ko magkaroon ng bag dito sa Manibela. Ngayon, nakalagay na yung bag. So, tinry ko lang. Anong sa tingin nyo, guys? Kung okay ba sa inyo, paki-comment na lang ko kung anong masasabi nyo sa ating bag. At kapag hindi na read yung ating RFID, eh, madaling kong hugutin. No, yun! Buti naman! Parang binili ko yung Multistrada ko para mag-ride sa Manila. Pero next vlog, sige. Gagamitin ko, ano kaya? Anong gusto nyo guys? Z2 or Z1? So nakalimutan ko nga palang banggitin na yung helmet pala na hinahanap ko sa Jiri Helmet is itong ang Jiri Helmet Falcon. At sakto, meron silang bagong design ngayon na DC. Yung DC, yung mga character ng DC like yung Superman, Wonder Woman, The Flash, The Joker. So yun, naka-Joker ako ngayon. Pagkatinaas ko yung aking secondary lens, ayan, kitang-kita. Ay, dyan ako natuwa. Pwede na palang gano'n, nagtitiis ako sa mga silver iridium lens. So alam ko na kung ano yung susuot kong helmet sa Iron Man, itong Falcon. Masyado loaded yung toll gate. Sana walang traffic sa Manila. Yon. Thank you so much. Meron tayong nakasabay from HPG. HPG, mga tiger ng kalsada, tigapagligtas natin sa mga highways. Right, Chepo? Nako, sasabi ko lang. Mali. Eto na yung traffic pala. Papasok ng Manila sa tollgate, wala. Yan lang, yari tayo dyan. Diba, kita nyo? Mas malaki yung chance mong maaksidente dito guys. Kasi, diba, tingnan nyo. Kailangan kong gumalaw eh. Oh, ipit ako. Grabe, ang haba.
Lahat yan, papasok ng Maynila. Kung di man, itatawid. Oh, thank you, thank you. Thank you, tumatabi sila. Thank you po, thank you. Bigayan lang tayo dito sa daan. Hindi naman natin pag-aari yung kalsada. At kung mapapansin ninyo, yung ilaw ko guys, hindi na siya yellowish. LED na po yan. Oh my God. Nandito tayo ngayon. Sobrang traffic guys. Talagang wasak na wasak tayo ngayon. Pero ang distance is 9 kilometers lang. So medyo okay pa. Iingat na lang tayo guys. Ayan, ang daming simotor. Alright, tawirin ko lang tong EDSA guys. So napapanood dito ng month of December. Ganyan ang situation. Sa ngayon hindi ko pa inon yung dalawang auxiliary lights ko. Pero yung isa naka mahinang mode lang. Parang daytime running light lang siya. So dumidepende ako ngayon sa aking LED headlight. So maliwanag naman. At dagdag mo pa yung liwanag dito sa EDSA. Maliwanag naman eh. At ito yung sinasabi ko. Nakita-kita ko yung liwanag ng mga ilaw, liwanag ng kalsada kahit gabi. Dahil naka-clear lens ako. Hindi naman malabo yung mata ko, pero simula kahapon na natry ko yung lens na clear, tapos nag-ride ako ng gabi kasama si Mrs. Nako, apakasarap. Tingnan mo yan, oh. Kitang-kita ko. Pero tignan yung ilaw ko, guys. Ang liwanag talaga. Boom! Diba? Maliwanag na dito. Maliwanag pa yung ilaw ko. Parang umaga lang, ano? Parang madaling araw, ano? Hindi na ako kasya dito. Nagkasya ako doon. Grabe. I can't believe it. Muntik na ako magbayad ng side mirror ng Fortuner doon. Hindi ko alam paano magkakasya yung mga Ducati owners doon sa tindahan ng Ducati. Eh ito na yung mga motor. Yun na, napicturean pa. Yun na, napicturean pa. Oh. Hello. Para ka lang nagbabalita ngayon. Okay, syempre. Andito tayo ngayon sa Katipunan kung saan nga pinagkaaguluhan na, no, itong talagang sikat na ano natin, vlogger natin na si Reed. Kasama niya ang kanyang motor na si Watermax na andito. Alright, maraming salamat at see you later. Okay, back to you. Dati kasi siyang newscaster sa 5 eh. Kaya ganun. Ayan na. Sama kayo sa vlog ko. Evening. Share Toti. Hello. Hello, hello. Hello. Hello po. Ano naman ang camera dito? Nagbablog ako eh. Nung gumawa na, tambucho ko. Ayan! Bro, eto na yung pinakamalupit na Street Fighter. Kay Derek yan, di ba? Itong Street Fighter guys, 7 million pesos. Talo talaga ng ano, Super Lagera. Super Lagera, 5 million. Pero ito, 7 million. Ito, nagawa ng ano, sa Ducati Manila, yung frame, Super Lagera. Super Lagera frame, main frame, Super Lagera subframe, Super Lagera swing arm, Super Lagera exhaust system, magnesium wheel. Ito yung malupit. Yung engine dito, Panigale V4R. That is 240 horsepower ng engine. Tapos ito, yung tank eh, hindi kaya sa yung frame ng ano, yung Super Lagera frame na yung Street Fighter tank. So actually, they purchase also the Super Lagera tank. Super Lagera seat, Super Lagera carbon cowl. Ito lahat aftermarket. Ito ang Ducati performance ng ano, front fender, frame, suspension, brake system, everything. Dito, aftermarket. Grabe, 7 million pesos. 3-story house na yan. Tapos yung engine, V4R. Race engine ito. Only the engine will cost 1.7 million pesos. Thanks, Nats. Pati yung officer ng Ducati Club South na dito. Siyempre, part ito, dapat may pagkain talaga. Oh. Silipin natin, guys. Iyon, oh. Iyon, oh. Iyon, oh. Iyon, oh. Sarap. Iyon. Uy, lechon. At kanin, alright. Idol ko mag-review. Idol ko. Guys, ginawa nila akong judge para sa Muse. So, bawat club ng Ducati dito, meron silang kanya-kanyang pambatong Muse. So, mayayari na ako sa asawa ko nito. We want to recognize and honor our VIPs and the clubs who are also present. Ayan, nag-start na yung program. Starting with our President and CEO Kumi Alberto and our beloved Vice President Ms. Joy Alberto. The Multistrada Owners Club Philippines! Yay! 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 Nakapultistrada na nga pala ako! Yay!
I'd like to acknowledge the presence of Reed Motovlog. Yeah! Yeah! Nacho Abdul! Yeah! Handstand King Panda! We also have Justin. Hey, kasama nga pala ko. Fuerza Dogani! Welcome, we call this group Don. Oh, Don. Thank you, guys. Good experience. And another si Nacho. Best adventure bike. Congrats, bro. Ayun yung bike niya. Bro, congrats! Congrats! Ducati owners. Oh, ito magja-judge tayo, guys. Ayan na. Yung pambato niya. Malakas yung audience impact eh. Sachiko. Miss Francine Diaz. Ako na. Okay, question. If you would date anyone in this building right now, who would it be and why? Lorben lang sa kala. Kung masusubok yung aking LED lights ngayon at talagang literal na ginabi ako, no? Meron pa kaya kayong nakikita dito sa vlog ko. On natin ng ganyan. So yung Future Eyes ang naka-on. So yung isang auxiliary light na rin ay nakapang DLR lang siya kasi nakababa yung kanyang ito. Yung dial, ano, ganun switch. So pagka nag-high tayo, dun siya bubuga ng bang! Diba? Ganyan kalakas. So yung isa nakatotok pababa para yan yung aking maintaining ilaw. Naging smooth ang Christmas party ng Ducati Philippines. Umalis ako, nandun pa yung iba. So ito yung first time na mauulanan yung ating Multistrada. Okay naman. Halos lahat naman ang pyesa ng Multistrada ay di naman bakal eh. Okay, so basa yung helmet, nakabonnet ako. Dapat nyan nagpapag na yung ano ko eh, yung lens ko eh. Okay ba yung ilaw? Sinusubukan ko lang yung ilaw. So kung okay lang bang mag-vlog ng gabi? Liwanag oh. Grabe. Iya, tama yung Google Map. Hindi matraffic ngayon, no? Tuloy-tuloy yung biyahe. What time is it? 11:20 PM. So sa mga ganitong oras, walang masyadong sasakyan. So isa na lang yung iniisip kong problema is yung expressway. Yari na naman tayo. So nandito na tayo sa expressway again. Memorize nyo na. Sobrang init. Kung dito sa video, parang napaka basic lang nung dinaanan ko. Pero hindi siya basic, guys. Marami akong dinaanan na traffic. Dito, dahil nandito na tayo, akala natin basic, no? Pero hindi. Okay. Tatago ko muna yung aking cellphone. Baka lumipad. At least dito secured kung ano mang mangyari, di ba? Laking bagay na mayroon kang bag na ganito, you know? Okay, let's move out. Pagbaba ko ng visor na clear lens, ang sarap, ang liwanag pala sa expressway. Okay, so sa ngayon, parang hindi naman mabigat yung traffic ngayon. So ito na yung mahabang tulay na kadalasan traffic, pero ngayon hindi traffic.
Siguro dahil mag-alas 12 na ng madaling araw. All goods naman pala. So sa mga gantong oras dapat pala ako umuwi, no? Patay tayo kay misis nito. Mukhang mauubos yung mga sampalok sa palengke nito. Mahirit siya sa sampalok eh. Mga maaasim na pagkain. Kadalasan kasi kapag nakahinto na yung mga sasakyan sa left and right, doon mo matatansya kasi kung kasya ka o hindi eh. So madaling lumusot kapag ka nakahinto sila. Pero talagang nga advice kung medyo ganito naman, huwag ka na sumingit, no? Kanina, nag-stop ako sa Shell at sinuot ko tong kapote natin. Ayan, Caterpillar mode na naman tayo. Pero ito yung pinaka-favorite kong kapote sa lahat. Napaka-easing dalhin at very effective, no? Kahit naka-riding gear, kaya hindi mo na kailangan tanggalin yung riding gear mo. So, sa kabila, anuman ang sobrang traffic, kaya ganun sila nagpapa-counterflow. Hindi ko lang alam bakit walang masyado dumadaan dito sa kabilang lane. Kumisan kasi kapag mabilis yung flow ng traffic sa kabila, hindi mo naisipin na mag-counterflow dito. Kaya ganun. Sa mga nagtatanong, Ixon yung kapote ko. Pati yung back pro and chest pro ng aking Dainese Ducati padded jacket is Ixon. So, nang gusto ko talaga yung Ixon brand kasi kompleto at di ba, branded talaga siya. Medyo pricey lang. Ganun talaga, it's for our protection naman. Sabi ko nga, invest for your safety. Huwag lang puro accessories. Hindi ko naman sinasabi yung bumili ka ng sobrang mahal. Basta kung ano lang yung pasok sa budget mo, marami naman dyan. Hindi naman siya 100% na ililigtas ka niya, pero at least sa gasgas, sa bukbog, ay mababawasan. Madalas ako nakakatsimpo ng mga VIPs ngayon, guys. So, batiin natin. Escort, oh. Oh, mukhang yun yung VIP, yung naka-black car. Tignan nyo, guys. Sobrang liwanag ng ilaw ko. Dagdag mo pa to. Yung isang LED lights natin na Future Eyes is naka-low. Okay, so high natin. Yeah! Ang lakas ng ilaw. Sobrang liwanag ng Future Eyes. Low. Hi, ayan, nadagdag pa natin to. Bam! Pero syempre, pagka ganito lang. Pero pagka may kasalubok, hindi naman natin bubuksan yan. Pero for our visibility ba, yan, para makakita tayo sa daan. Kasi sobrang dilim talaga dito, guys. Patayin ko yung ilaw, ha. Ayan, oh, sobrang dilim talaga. Oh, di ba? Kaya natin i-high beam. Ganon, yan. So ito is headlight lamang, no, guys. Ito yung LED lights na in-install natin bilang stock headlight. Ito naman yung high. Bang! Diba? Masarap pagka may ilaw kang ganun, no? Kahit yung mga mini driving light lang. Pero dapat pay discipline na kapag dating sa ganito. Siyempre pagka alam mong may kasalubong o kaya naman meron kang binubundutan na sasakyan, eh kahit nakatalikod dyan, masisilaw pa rin. Gawa ng, meron siyang side mirror eh, tsaka rear view mirror. At this, ready na tayo for Iron Man. Hindi na ako magdadagdag ng ilaw, okay na yun. Maliit lang yung dalawa. Tapos meron pang madilim na lugar dito. Ayan, papakita ko sa inyo gaano kadilim. Ay, may mga street light na pala. Hindi kasi napapansin minsan eh. Pero may ilaw na pala dito. Dito na lang. Bang! Yan! Gamit na gamit to sa may bandang yung pabagyo, ganon. So may discarte dyan para maging ganyan yung ilaw natin. Yung buga niya is pa criss-cross, yung pa X. Kasi pagka nakadiretso, bawat isang auxiliary light, parang hugis puso. Ngayon, okay naman, di ba? O, ganyan. Yun ang kailangan ko, yung pagpasok ng corner sa magubat, zigzag. Kailangan ko ng ganoon, yung bang. So dito naman sa Future Eyes LED lights, ayoko siyang ibabad na naka-on kapag nasa traffic tayo kasi wala naman siyang blower, so umiinit kasi siya, you know. Hindi ko alam kung meron tong automatic shutdown pagka sumobrang init na niya. So andito tayo sa lugar ko. Malapit ako sa bahay, guys. I hope you really enjoy dito sa vlog natin. At Merry Christmas po in advance sa inyo kasi nag-Christmas party, di ba? So daman na natin yung Christmas, di ba? So maraming salamat, guys. Hanggang dito na lang muna. At hindi rin ako makakapumba pagka sa bahay tayo nag-outro. So dito na lang tayo mag-outro. Last one muna. Bang! Alright, guys. See you next vlog. 3, 4, speed.